gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos na mula't mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya. Gaya ng sinabi ni David, nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Pagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David nang kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay. Hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong Easter time, ang mga unang pagbasa natin sa araw-araw na misa ay galing sa aklat ng mga gawa ng mga apostol or Acts of the Apostles. Ito'y sinulat ni San Lucas na kadugtong ng kanyang ebanghelyo. Sa ebanghelyo ni San Lucas, nakasalalay ang buhay ni Jesus mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Sa gawa ng mga apostol naman, matatagpuan natin ang salaysay ng simbahan mula sa pag-akyat ni Jesus sa langit hanggang sa pagpunta ni San Pablo sa Roma. So it covers more or less the first 50 years of the church. Dito pinapakita ni San Lucas kung papaano pinagpapatuloy ng simbahan ang misyon ni Jesus at kung paano ito nakarating sa dulo ng daigdig na para sa kanya ay ang Roma.
ang kapital ng Roman Empire na sumasaklaw sa buong mundo noong panahon. Hindi naman lahat ng pangyayari sa simbahan ay makikita sa Acts of the Apostles. Sinusubaybayan ang pangyayari sa simbahan sa pamamagitan ng mga gawa ng ilang apostol, lalong-lalo na sina Pedro at Pablo. Ang ating mga pagbasa ngayon ay ang unang sermon na ginawa sa simbahan ng mga apostol. Ito ay ang sermon ni Pedro noong araw ng Pentecostes sa Jerusalem. Bago dumating ang Espiritu Santo, ang mga alagad ni Jesus ay takot, nakakulong sa isang kwarto. Ngunit noong bumaba sa kanila ang Espiritu Santo sa anyo ng malakas na hangin at ng mga dilang apoy, lumabas na ang mga apostol, nagsimula ng magpahayag. Ang sentro ng kanilang pahayag ay si Jesus. Si Jesus na makapangyarihan sa kanyang salita at gawa. Ngunit dinakip, pinasakitan, pinatay sa krus, ngunit muling nabuhay. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nakasaad na sa Bible. At dito ginamit ni San Pablo ang isang quotation na galing sa Salmo 16 verses 8 to 11. Ang paniwala nila noon na si David ang sumulat sa mga salmo. Ang sinulat na ito'y tungkol sa isang patay na hindi pababaya ang patay at mabulok, ngunit luluwalhatiin at hindi tumutukoy kay David. Ngunit sa isa pa sa kanyang mga inapo, ito nga ay tumutukoy kay Jesus na muling binuhay ng Diyos, na ngayon ay nakaluklok na sa kanan ng Ama sa langit. Ang unang pahayag ng simbahan ay tungkol kay Jesus. Si Jesus nga ang message ng simbahan mula noong panahon, mula pa noon hanggang ngayon. Siya ang dakilang gawa ng Diyos. Marami tayong masasabi tungkol kay Jesus, pero ang pinakasentro ng ating proclamation tungkol kay Jesus ay ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At ito ay hindi lang basta-bastang nangyari. Ito'y matagal nang pinaghandaan ng Diyos, kaya ito ay nakasulat na sa banal na kasulatan. Si David ay nabuhay na mga 1,000 taon bago dumating si Jesus. Ngunit nakita na niya ang sa ganoong kalayong panahon ang mangyayari kay Jesus. Ang pahayag ng mga apostol ay nagpapakilala na sila ang mga testigo na totoo ang pangyayaring ito. Totoong namatay si Jesus at totoong muling nabuhay siya. Dahil dito, ang ating pananampalataya ay nakabase sa patutuo ng mga apostol. Kaya nga, we have an apostolic faith. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.